divine beings, as angels, as saints, and as God Himself. No? Because Satan is master of deception. Mediumship, mga kapatid, sa spiritual phenomena. So, greetings muna tayo, mga kapatid, no? Mas mabuti na tinuna kung na-live na ba tayo sa YouTube and Facebook page natin. Okay, live na din tayo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na live na din tayo, no? So, sino bang una ngayon? Si Vivian Villa Mala nanood sa atin ngayon. At hintayin lang tayo sa mga kapatid natin. Si Jen Guevara is watching, no? So, pag-usapan natin itong patungkol sa sasapian ng mga iba't ibang ano bang tawag dito sa theological terms sa ating simbahan, yung mga sasapian ng mga espiritu, mga kapatid. So ang daming nag-comment natin ngayon, pasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo niya ng pagkakataon na maisiwalit natin ang magandang balita. Na 30 minutes lang tayo, mga kapatid, no? So, ito po yung solemn exorcism po na aklat. Pero meron ng bagong revision ni Father Father Kabading. Salamat po tayo sa kanila dahil malaking tulong talaga ito sa mga exorcists sa buong Pilipinas po. Itong ni Father Kabading. Okay? Sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mga kapatid, makasubscribe na kayo at babasahin natin yung mga nagko-comment dito sa Father, hinay imutingog. Okay naman. Malakas naman yung boses ko. Naka-monitor nga ako eh. So, medyo hinay, muntingog. Mayong gabi eh, mahina ba yung ano ko? Boses ko, mga kapatid. So, ang dami nagko-comment natin sa Facebook. So, kung mag-comment kayo, pwede kayo mag-comment dito sa YouTube chat. Ah, humina siguro yung internet natin. Humina yung internet. Baka humina yung internet ko. Pero okay naman siguro. Pwede comment po kayo. Kumusta yung internet ko? Okay naman, Father. Good evening, Father. Mag-bless po ba kayo tonight? Every Sunday lang po. Iris Wood. Every Sunday lang po. Yung ating every Sunday from 8 to 10 p.m. po. Si Mary Jennifer, we are all blessed with the gift of your person and priesthood. You are God's gift to us, even though di ko pa kaya ma-meet personally. You have a big impact in my spiritual life. Thanking the Lord that I knew you here on Facebook. Kahilak mo daan ni Isoong Mary Jennifer. Salamat, ha. And then, unahin natin basa itong mga nagko-comment natin sa YouTube live natin. Good evening, Father. Si Innocent Bird. Si Jaime Gumahin. Maayong gabi, Father. Watching from Claveria, Misamis Oriental. No, may gabi is tanang mga taga-Claveria. Si Lynn Quinto, good evening, Father. Si Wendy May Paulino, hi po, Father. Good evening. Watching from Basilan. Oy, salamat kayo.
sa laging panonood sa Basilan. Mga kapatid natin dyan, si Osikran Brigula. Good evening, Father. Si Jane Montesilio, loud and clear, Father. So, malinaw na malinaw din sa aking monitor dito, kapatid. I'm watching from Naic, Cavite, no? So, si Clemente Nelias, good evening. Si Wendy Paulino, nanood sa atin. Salamat po. Dami na nag-comment dito. Pero mas madami dito sa nag-comment sa ating Facebook. Good evening, Father. Very loud and clear. Si Yatat Wapo TV. No, very clear, Father Darwin. Okay, Father. Malakas yung boses mo. Si Jaime Gumahin. Kanos akamuanhi sa Surigao, Father. This coming 22 and 23 siguro ipopost natin sa sunod na mga araw. Jonathan Rizada, mayong gabi, Father. Watching from Masbate. Evening, Father. Taga Pio de Fifth Corpus, Masbate City. Okay lang, Father. Si Wendy Paulino. At Jonathan Rizada. Mayong gabi, Father. Maguling maitom sa Rangani Province. Kanus aka makabalik sa Jensen, Father. Wala pang schedule po. Si Michael TV, mayong gabi, Father. Watching from Margo sa Tubig. Yung, kumusta po ng mga kapatid natin sa Margo sa Tubig. At si May Japitana. Good evening, Father. God bless you po. Si Gina Jabalya TV. Good evening po. From Hong Kong. May salamat po. At salamat tayo ni Sister Jean Givana. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Paki-shout out ako, anak, Father. Blessed May. Blessed May Mondido. Galing ni Gerald Jane Blanco. So ngayon, mga kapatid, ating pag-uusapan itong mga espiritu na papasok sa katawan ng tao. Ano bang theological term nito? Okay. So babasahin natin itong akda ni Father Sikia. Babasa natin ito ang search natin, The Exorcist Volume, Spiritual Warfare and Discernment. Maganda po ito dahil malaking tulong po ito sa mga grupo natin. So ito po, sana makabili kayo nito dahil it is very helpful. Malaking tulong po ito sa ating lahat, pati na sa mga exorcist. At hindi lang bibili, babasa talaga, no? No, si Jers, kanus amang kamari sa Cebu. My sister Gladys, wala pang schedule sa Cebu. Wala pang schedule po. Next year siguro. Si Sister Gladys, salamat po sa pinadala mong jacket at yung relo mo. Ang dami ng relo dito na sa closet po dahil hindi ko masuot lahat. So, ilagay ko lang dito sa closet ko. And then, salamat po. And then, sa jacket at sa mga damit sa aking mga kasamahan dito po. So ngayon, mga kapatid, pag-usapan na natin ito. Maghintay lang tayo na umabot ng 100 viewers, no? Good evening, Father. Watching from Dipulog City. And then si Lilia Veronica Lau, nanood sa atin. Si Sheriff Impel, nanood din sa atin. Si Marife Doldolia, nanood din sa atin sa Tacloban North, no? Si ito po, maganda nating i-distinguish itong mediumship dahil marami po ito na nalilito patungkol dito. Akala nila yung pumasok sa kanila ay Panginoon. Galing sa Panginoon. Dapat ma-discuss natin ito. Si Lynn Garcia Items. No, good evening, Father. Thank you for everything, no. So, salamat, Father, watching from Australia. So ito po ay huwag kayong magalit sa atin dahil ginagawa natin ito na to humiliate, not to destroy anyone's group, but to enlighten. Ang ating dahil we love you so much, we care for you, ganon, no?
Yan ang intention natin, bakit natin sinasabi ang katotohanan, no? At ngayon, ano bang tawag sa mga sinasapian ng mga anghel, sinasapian ng mga banal na sa mga santo ni Mama Mary? Kinatawag po yan at din magbigay ng mensahe. Tinatawag po yan na mediumship. Naging medium ka. Yung katawan mo, dun nananahan yung masamang espiritu. Pero yung masamang espiritu ay nagpakilala bilang divine beings. As angels, as saints, and as God Himself. No? Because Satan is master of deception. Babasahin natin, mga kapatid. So marami po ito sa ating lipunan po. It is easy to see that what is occurring is mediumship. Sa Pilipinas po, marami po ito. At marami namang na nauto nito. Hindi lang mga walang edukasyon, pati na yung mga professionals, pati na yung mga may impluensya sa society natin. Kailangan ma-discuss natin ito. Dahil tayo po ng mga bayan ng Diyos ay ma-amaze tayo kapag merong extraordinary spiritual experiences na hindi kadalasan na experience ng mga ordinaryo ng mga tao katulad natin. So ma-amaze tayo dahil may signs and wonders din ang kaaway natin. Not to save us, but to deceive us. To deceive us. No? Leading us to condemnation, mga kapatid. So ngayon, the person is actually a medium, and therefore there is not an authentic visionary. So may authentic na visionary, ha? Hindi natin sinasabi na walang authentic na visionary. So ngayon, i-distinguish din natin yung authentic visionary and base sa mga conditions na ating nabasa sa aklat ni Father Sikia. Okay. So kung naging mediumship ka, automatic hindi yan authentic ang mga messages mo. A medium has been called by many names. So, marami palang mediums na tinatawag. Usually, oracle or soothsayer and channeler. So, oracle or soothsayer, mga mediums po sila. Or channeler. So, naging channel ka. To define mediumship, ito na. I-define natin. So, ang theological term dyan ay mediumship. It is a communication while in trance to non-physical entities. Ano ba yung mediumship, mga kapatid? It is a communication while in trance. Ano ba yung trance? Nawala ka sa sarili mo. Yung dinidiscuss natin, naging demonic ecstasy. Nawala na yung sensible faculties mo. Nawala na yung reasoning mo, logical ka na, inappropriate, indecent na yung mga action at mga move mo, mga activity ninyo. Ang ganon, no? Parang kayo nawala na sa sarili. Yan po ay isa sa mga tinatawag na trance. While in trance to non-physical entities, spiritual world, you're exposed to non-physical entities. Ano yung non-physical entities? Spiritual world. You are exposed yourselves to the spiritual world. You are sensitive to the spiritual world. Yan po. The medium falls under the control of a spirit. So, ano? A medium
is controlled by a specific spirit, falls under the control of a Doon natawag din yan ng instrumento. Medium ka ng masudlan o espiritu, instrumento ba? Oh, yes. Yung tawag din nila na instrumento po. So, mag-ingat po tayo dyan, ha? Kung nasa grupo ka nila, mas mabuti na dandahan na turuan mo sila sa katotohanan. Okay? Yan ang mission natin, eh. Going beyond our friendship, going beyond, it is, the most important is not our connection. Not connection. Most important na masabi natin yung katotohanan, no? Na galing sa ating Panginoon. Okay? So, patuloy mga kapatid. So, falls under the control of a spirit and delivers messages from the other side. So, may ibang mga klase sa mediumship. Una, channeler. So, nang una, control siya sa spirito na pumasok sa kanya. Pangalawa, so, magbigay na yan ng mensahe. Hindi po ito authentic visionary, ha? It is a mediumship. Okay. And then, natin i-quote, ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ba ang sabi ng simbahan, ng inang simbahan? Kaya nga, tinatawag natin inang simbahan, eh. Dahil anak tayo at makikinig tayo sa kanya. Okay? Patuloy mga kapatid. A particular type of medium is a channeler. Tinatawag unang ano sa medium is channeler. Wherein the person's consciousness is displaced by another consciousness from the spirit world, and the spirit uses the channeler's body, especially the voice box or hands, for automatic writing to communicate with others. Na delikado po yan kapag yung isang visionary ay bigla na lang magsulat without his or her consciousness. Nawala sa kanyang sarili. Tinatawag po niyan mediumship. Anong uri yan? Channeler. Naging channel ka, naging instrumento ka. Okay? So, anong sabi dito? Wherein the person's consciousness is displaced by another consciousness. Merong ibang consciousness na control sa iyong persona. Okay? Sabi ka na ng iba't ibang lingwahe, sabi ka ng iba't ibang mensahe, delikado po yan. Baka matrap ka o ma-fall ka sa tinatawag na mediumship. Mag-ingat po tayo. Okay? Patuloy tayo. Bibigla lang na mag-automatic writing siya. To communicate with others. Okay. The voice and gestures of the channeler suddenly changes during this temporary possession to that of the entity. So, makita natin mga kapatid, no, temporary ma-possess yung tao. So, temporary possession. In the Philippines, we notice mediumship very much alive, especially with regard to some communities supposedly devoted to Señor Santo Niño. Meron palang grupo na nag-devote ni Señor Santo Niño pero naging medium ship. Nandito po yan sa aklat ni Father Sikia. Binabasa ko lang. Okay. Neither God nor any divine being throughout salvation history even took over the body, the lips for speaking as a seen as mediums, or the hands for writing as we see in the new age automatic writing of the person to communicate extraordinarily to the faithful. Yan.
So, una, itong channel na may specific tayo na document, church documents. Unang-una, before sa church documents. Dalawa itong i-quote natin. At biblical basis din. Para ma-aware na tayo about mediumship, mga kapatid. Ang daming nalilito pa tungkol dito, mga kapatid. Dapat masiwalat natin ang katotohanan dito sa ating live. Yung gagamitin natin itong social media. So, patuloy tayo, mga kapatid, sa channelers yun, ha? And then, mag-go tayo ng biblical foundation. Do not go to mediums. Malinaw na malinaw, ha? Do not go to mediums, for you will be defiled by them. I, the Lord, I am your God. Malinaw na malinaw, ha? I am the Lord, I am your God. So you will be defiled by them. Madumihan tayo. Mahugawan ta. Leviticus chapter 19 verse 31 po yan. Should anyone turn to mediums? Galing ito sa Panginoon, ha? Salita po ito ng Diyos, no? And follow their wanton ways, I will turn against such a one and cut him off from his people. So hindi ka na maging membro. So sa mga automatic, hindi ka na membro. Ang Diyos mismo nag-cut sa iyo. I will turn against such a one and cut him off from his people. Ang Diyos na po dito, Leviticus chapter 20 verse 6. Kung membro ka sa mga grupong ito, you are cut off from God's people. Leviticus 20 verse 6. Punta na naman tayo sa CCC, Catechism of the Catholic Church 21:16. Ano nakasulat, mga kapatid? Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums. Hina-highlight dito ang mediums, ha? Recourse to mediums, and all concealed desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers, to contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Malinaw na malinaw yan, ha? Malinaw na malinaw yan. Contradict the honor and respect. Kung sasali ka sa mga grupo na sasabihan ng mga espiritu, mga kaluluwa, sasapian ng mga mediums po itawag doon, channelers. Bigay ng mga mensahe, bigla ka nalang mag-automatic writing. Anong tawag doon? Mediumship. Anong sabi ng simbahan? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Linaw na malinaw po yan. Sana hindi kayo malilito nito. Meron naman tayong document sa rite of exorcism, rule number 14. Take note, ha? Of the rite of ritual, Roman ritual of exorcism pertaining to person whose bodies have been taken over by a spirit. Neither oath that he, the exorcist, to give any credence to the devil if the latter maintains that he is the spirit of some saint or of a deceased party or even claims to be a good angel. Rule number 14 of the Roman rituals of exorcism pertaining to the persons whose bodies have been taken over by a spirit. Ano sabi dito? The exorcist never ought the exorcist to give any credence to the devil. Demonyo po yan. Malinaw na malinaw yan, ha? Sa document yan, sa rule number 14 to the book of the Roman ritual of exorcism po. Okay? Huwag kayong maniwala, ha? Kahit pa Diyos Ama ang pumasok sa kanya. Hindi po yan Diyos Ama. It is from the devil. It is channeler. Mediumship. Yan po ang una. Mediumship. Pangalawa is, or pangalawang oracle or soothsayer po. Now, an oracle, which is physically similar to a channeler, is another type of medium.
oracle. It is a method of divination. Related sa divination itong mediumship, which was popular in ancient Greece and Rome. The deities are consulted for political and military advice through the human medium, who while in the trance possession allows the entities to speak. So, ito po yung kukonsultain nila. So, isa sa mga teksto, talata, na gagamitin natin during the time of St. Paul is located in Delphi, Athens. No? Nababasa natin yan. Basahin natin ang Acts of the Apostles chapter 16, verse 16 to 19. As we were going to the place of prayer, we met a slave girl with an oracle spirit. Oracular spirit, who used to bring a large profit to her owners through her fortune telling, no, mga fortune telling, magkahula, no? She began to follow Paul and us, shouting, "These people are slaves of the Most High God." So naka-appreciate pa kay Apostle San Pablo. Grabe yung appreciation niya, di ba? "Follow us, a slave of the Most High God, who proclaimed to you a way of salvation." She did this for many days. Paul became annoyed, turned, and said to the Spirit, "I command you, in the name of Jesus Christ, to come out of her." Then it came out at that moment, when her owners saw that their hope of profit was gone. They seized Paul and Silas and dragged them to the public square before the local authorities. Oh, grabe. Nagagalit sila kay San Pablo. Yan po, mga kapatid. Yan po ay oracle. Pinagbabawal po yan sa simbahan. So, soothsayers or oracle and channelers. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, ha? Sa theological terms, sa sasapian ng mga espiritu kaluluwa, it is mediumship. At pinagbabawal po yan sa banal na kasulatan. Pinagbabawal din yan sa official na turo ng simbahan. CCC 21:16 po. Okay, binabasa po natin yan. Panghuli, mag-pray tayo. No? Subuti na tatapusin natin with the protection of Saint Michael the Archangel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, and do thou, O Prince of the Heavenly Host, with the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. The Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.